Magandang araw po sa ating lahat. Muli, no, salamat sa pagsama niyo po sa amin sa oras na ito. At kami po ay natutuwa sa Panginoon dahil malaya naman po tayo makapagpuri, makasamba, at makarinig ng encouraging and powerful words from the Lord. And I know you are excited na po. Excited na po tayo na talagang sambahin si Lord, ibigay ang ating buong oras sa Kanya. At naniniwala ko na ang Diyos rin po ay kanina pa nag-iintay ng ating pagsamba sa Kanya. And He is very much happy to see each and every one of us ano po, na ready na na sumamba sa Kanya. Kaya kung kayo po isabik na po sa presensya ng Panginoon, buksan po natin ano po, yung ating mga Bible dito po sa Psalm 40, Awit 40. Mga talata pong babasahin po ay 1 to 5. Psalm 40 verses 1 to 5. Sabi po dito sa New International Version ng Bible, sabi dito, I waited patiently for the Lord. He turned to me and heard my cry. He lifted me out of the slimy pit, out of the mud and mire. He set my feet on a rock and gave me a firm place to stand. He put a new song in my mouth, a hymn of praise to our God. Many will see and fear and put their trust in the Lord. Blessed is the man who makes the Lord his trust, who does not look to the proud, to those who turn aside to false gods. Many, O Lord my God, are the wonders you have made or you have done. The things you plan for us, no one can recount to you. Where I speak and tell of them, they would be too many to declare. Tunay, ano po, kaya tayo nagdiriwang every Sunday dahil marami si Lord na ginagawang himala, ginagawang mga gandang bagay sa buhay natin. At iyan po yung dahilan para tayo po magbigay ng oras, ng panahon, ano po, para sambahin ang Panginoon. Kaya sa oras na ito, pasalamatan natin siya. At patuloy tayo humingi ng habag at biyaya sa oras na ito. Tayo po'y lumapit sa Panginoon. Amang banal na dakilang Diyos, salamat po muli, Panginoon, sa isang linggo na naman na pinagkaloob po sa amin, na panimula ng isang linggo na makapagpupuri, makasasamba kami with freedom, Lord God. Tunay ikaw ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay meron kaming lakas, meron kayong magandang kalusugan. Ikaw ang dahilan kung bakit masigla kami ngayong oras na ito. Panginoon, salamat po. At kung meron ka pong nakikitang karumihan, nagawang kasalanan kami sa iyo, Panginoon, patawarin niyo po kami. Humihingi po kami ng habag, ng iyong biyaya, Lord. Forgive us, Lord. And may you fill us right now with your presence, Lord.
ang iyong banal na espiritu nang masunod sa aming buhay, sa aming isip, Lord God, at sa aming puso siya na, Panginoon, ang mag-guide, mag-direkta sa amin on how to live a life that is pleasing to you, Lord. Marami pong salamat, Panginoon. Salamat po at sa oras din ito, Panginoon, kami rin po yung nagpupuri sa iyo dahil sa mga nakaraang araw, Lord, ay ikaw po ang nagpadala ng mga katugunan sa aming mga panalangin. Salamat po maging Lord sa bayan po namin. Thank you Lord for the vaccines, Lord God, na narito na po, marami na pong vaccines at marami na rin pong natuturukan sa aming mga kababayan. We are very grateful to you, Lord God, sa pagkilos mo po. Nawa, dalangin namin na ito'y tuloy-tuloy na po upang mawala na at ma-totally, Lord God, ma-lessen na po yung nagkakasakit sa amin ng COVID, Lord God. Marami po salamat na mga naturukan din po, Lord, we pray na sila po'y wala pong maranasan ng adverse effect, Panginoon. Kunin, Lord, ito po'y talagang maging kalakasan pa po nila at confidence nila to face, Lord God, yung tinatawag naming crisis na ito. Salamat po, Panginoon, at sa mga may trabaho, may mga negosyo sa oras ito, i-bless mo nga po sila. Lord, maging yung mga naghahanap pa lang rin ng trabaho, Panginoon, buksan niyo po ang iyong pinto, ang opportunity for them to earn a living, Lord God, para wala pong nahihirapan, wala pong mga kapatiran din po kami na nagkukulang, Panginoon. Ikaw po ang mag-provide sa kanila, abutin mo po sila. At sa oras nito, kung may ilan po sa amin na meron pong physically challenge, meron po silang financially, Lord God, struggles, Lord, I pray, Panginoon, ikaw po ang tumugon sa oras ito sa kanila, Panginoon. Abutin mo po sila na yung mapagpala at mapaghimalang amahin. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon. Salamat po at sa mga salitang maririnig po namin. Sa oras ito, Panginoon, ikaw na po ang kumilos para ito po yung magbigay sa amin ng lakas, ng sigla, at patuloy na makilala ka namin ng lubusan. Panginoon, tunay Lord, na ikaw po ang aming sasambahin, dadakilain. At sa mga darating na araw, Lord God, naniniwala kami, ikaw pa rin ang makakasama namin. Ama, salamat sa katapatan mo, salamat sa generosity mo, sa iyong goodness, salamat po sa iyong compassion sa amin. Thank you, Lord God. Indeed, Lord, you alone are God. No one else before you, Lord God. None can compare with you, Lord. Iisa ka lang, Panginoon. Ikaw lamang po ang dapat sambahin namin. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. It's a wonderful Sunday and a busy day. It's a day that the Lord has made. Before we sing to the Lord, the really new Psalm 145 says, I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and exalt your name forever and ever. Great is the Lord, and most worthy of praise. His greatness
Jesus, I believe in you.
isa pong mapagpalang linggo ng umaga sa ating lahat, mga kapatid. Ako'y nagagalak sa biyaya ng Panginoon na tayo po ay nagsasama-sama ngayon patuloy sa online na ating pagsamba, sa ating pag-aaral ng kanyang mga banal na kasulatan at sa ating pagsasama-sama bilang magkakapatid kay Kristo Jesus. Ako po ay nagagalak ng bawat isa ay nasa kanya-kanyang mga tahanan na ligtas, mapayapa, mapanatag, at dalangin ko ang lahat ng mga pangangailangan natin, kahit na itong kagalingan na ating nais maranasan sa buhay natin at pag-iingat ng Panginoon ay mapasa inyo. Napakaganda itong araw na ito sa ating pagwawakas ng ating serye ng ating mga sunod-sunod na mensahe na meron po tayong paksa na Back to Christ. At ito po, mga kapatid, ang huling linggo ng ating paksang yan, Back to Christ. At babalikan po natin ang isang napakahalagang kasaysayan ng ating Panginoong Kristo na dapat natin itong itanim sa ating puso at isipan, mga kapatid. At tayo po ay nagagalak sapagkat tayo po sa araw na ito mayroon po tayong pagkakataon na makarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po muna ay manalangin saglit sa Panginoon at hingin natin ang kanyang gabay. Panginoon, kayo po ang sumama sa amin sa iyong presensya sa aming pag-aaral ng iyong salita. Pagpalain niyo po ang makakarinig ng iyong salita, Panginoon, at pamumungahin mo ito ng maraming marami sa aming mga buhay, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. What do you consider one important activity during these times of COVID-19 pandemic? Yun po ang aking tanong po sa ating lahat. What do you consider one important activity during these days of COVID-19 pandemic? How has it changed you? Di po ba may mga ginagawa po tayo na minsan lang natin gagawin tapos magsasawa na tayo, hindi na natin gagawin ulit. Meron namang isang activity o gawain sa ating buhay na maski paulit-ulit natin ginagawa yan, ay lalong nagugustuhan natin yung isang bagay na yan. Halin po dyan ang isang activity na sa kabila ng pandemyang ito ay gustong-gusto ninyong palawigin, gustong-gusto ninyong palakasin, gustong-gusto ninyong gawin. Yes, I would like to ask that question again sa atin, mga kapatid. What do you consider one important activity during these days of COVID-19 pandemic? How has it changed you? Jesus' earthly life was totally immersed in various spiritual disciplines. He exemplified a surrendered life to the Father that we should all follow as disciples. And one area that he had taught and demonstrated to us is his own prayer life. Kung iksaminin po natin ang buhay ng Panginoon, nandito pa siya sa lupa sa atin, ipinakita niya, ipinamalas niya ang isang kanyang ginagawa sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng kanyang mga alagad, sa kanyang mga itinuturo, yung pagpapalago sa kanyang buhay espiritual, lalong-lalo na sa larangan ng pananalangin. Nanalangin si Jesus panimula doon sa kanyang bautismo sa Ilog Jordan. Doon po sa Luke chapter 3 verse 21-22, when all the people were being baptized, Jesus was baptized too, and he was praying, heaven was open. And the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove, and a voice came from heaven, "You are my son, whom I love. With you, I am well pleased." So, umpisa pa lang po ito ng kanyang public ministry at the age of 30 years old, si Jesucristo, pinakita na niya ang buhay panalanginin, ang buhay niya sa panalangin. Hindi lamang yan, sa kanyang personal devotion or quiet time. Doon sa Marcos 1:35, ang sabi po sa talata, madaling araw,
madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. At kung titignan po ninyo ang kanyang mga turo, itinuro niya ang isang panalangin sa kanyang mga alagad. Nilapitan siya isang araw dito po sa Luke chapter 11 verse 1 to 4. One day Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, "Lord, teach us to pray just as John taught his disciples." In verse 2 it says, he said to them, he taught them a prayer. When you pray, say, "Father, hallowed be your name, your kingdom come. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, and for we also forgive everyone who sin against us, and lead us not into temptation." Hindi lamang yan, kung titignan ninyo yung pinaka mahabang panalangin ni Jesucristo, ito po ay inirecord ni John. Sa John chapter 17, verse 1 to 26, basahin po ninyo ito sa inyong, bago po kayo magpahinga ngayong gabi, basahin po ninyo ang John chapter 17, verse 1 to 26, yung tinatawag niyang highly priestly prayer ni Jesus. Hindi lamang yan, mga kapatid, hanggang sa sapitin na niya ang kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo, alam po ninyo yung pitong huling wika na pinapag-aralan natin tuwing Semana Santa, sa pitong panalangin ni Jesucristo nung siya ay nakabitin sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, nung siya ay pinapako sa krus, mga kapatid, tatlo po doon ay panalangin. Una niyang panalangin nung siya ay nasa krus. Sabi po niya, "Father, forgive them for they know not what they do." Panalangin po yon. My God, why thou hast forsaken me?" Panalangin din po yon. At ang pangatlo po, ang panalangin niya ay ganito, "Father, into thy hands I commit my spirit." So maliwanag po sa buhay ni Kristo nung siya ay nasa lupa pa, ipinamuhay niya ang isang malalim na mapanalangining buhay. Kaya nga, isang author, si R.A. Torre, sa pong American evangelist at pastor, ang sabi po niya, "Jesus prayed early in the morning as well as all night, that he prayed both before and after the great events of his life, and that he prayed when life was unusually busy." Na-capture niya yung buhay ng Panginoon sa ganitong diwa ng kanyang sinabi, mga kapatid. Sa araw na ito, gusto ko kayong anyayahan. Matahimik ko kayong aanyayahan sapagkat dadalawin natin ang isang lugar na isinulat ng Biblia na kung saan makikita natin ang malalim na buhay ni Kristo sa larangan ng pananalangin. This is an invitation for us, my beloved brothers, my beloved sisters, to visit the Garden of Gethsemane. To visit the Garden of Gethsemane. Doon na nalangin ang Panginoon sa huling gabi po niya dito, yung buhay niya dito sa lupang ito. Alam niyo po, ang salitang Gethsemane ay may ibig ipakahulugan niyan. Ito ay olive press. Para po ba yung bunga ng olibo ay ito ay iyong kinakatas, no? Ito ay iyong pinipress, mga kapatid, para katasin ang bunga na to para ma-extract mo ang langis, yung olive oil na tinatawag. Iyong lugar na yan, Gethsemane, it's a sort of a pressing place sapagkat yan ay lugar ng mga tanim na mga olibo. At doon po tayo pupunta, mga kapatid. Magkaroon po tayo ng pagnilay-nilay sa hardin na to. The title of this morning's message is Reflection in the Garden. Reflection in the Garden. Alam niyo, mga minamahal, itong kasaysayang ito ay isinulat ng apat na gospel writers. Si Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Isinulat nila ang kasaysayan ng ating Panginoong Kristo nung siya ay nandun sa hardin. Iba-iba nga lang ang kanilang nakita at saka na isulat at saka na obserbaran. Pinili ko po ang Lucas 22, 39 hanggang 46.
Makikita po natin na meron pong title po dyan sa passage na yan. At ang title po niyan ay Jesus Prays on the Mount of Olives. Verse 39. Hinihikayat ko po na basahin po natin ang verse 39. Then accompanied by the disciples, Jesus left the upstairs room and went as usual, to the Mount of Olives. Ano pong setting po nito? Ano pong background po nito? Katatapos pa po nila na magdaos ng banal na hapunan sa upper room. Pagkatapos sila ay pumunta na po rito sa lugar ng Gethsemane na madalas nilang puntahan. In fact, meron pong cross-reference dito nung sinabi ni John chapter 18 verse 2 sapagkat merong isang alagad na si Judas ang nagkanulo sa kanya sa hardin na yan, alam niyang pupuntahan niya. Alinsunod sa John chapter 18 verse 1 and 2, tignan po natin ang sinulat ni John. After saying that these things, ano po yung context po ni John naman? Pagkatapos ng high priestly prayer ni Jesus sa John chapter 17, sila na po ay tumuloy dito sa hardin na to, na kung saan makita nga na po natin, huling gabi ni Jesus, siya po ay nananalangin. Yon. Nasa konteksto po yon, pagkatapos pong ipinanalangin ng Panginoong Jesucristo ang mga alagad at mga mananampalataya pangkasalukuyan at mga mananampalataya pagdating ng panahon, sapagkat yun po ang content ng prayer ni Jesus sa John chapter 17, opo, binanggit po ni John ito. After saying these things, the highly priestly prayer of Jesus, Jesus crossed the Kidron Valley with his disciples and entered a grove of olive trees. Judas, the betrayer, knew this place. Look at these words. Judas, the betrayer, knew this place because Jesus had often gone there with his disciples. Sa makatuwid, sa ating binabasa, madalas niyang puntahan ang Garden of Gethsemane. Madalas niyang puntahan yan at doon siya nananalangin at nakikipag-usap sa kanyang ama. Alam ni Judas na siyang nagkanulo sa kanya. Ipagpapatuloy po natin sa konting background doon sa lugar ng Gethsemane. Verse 40, there, yun po sa Gethsemane, he told them, pray that you will not give in to temptation. He walked away about a stone's throw and knelt down and prayed, Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Yes, I want your will to be done, not mine. Then an angel from heaven appeared and strengthened him. Verse 44, he prayed more fervently and he was in such agony of spirit that his sweat fell to the ground like great drops of blood. At last, he stood up again and returned to the disciples only to find them asleep, exhausted from grief. Why are you sleeping? He asked them. Get up and pray so that you will not give in to temptation. Thank you for coming to this garden. As the Spirit invites us to observe what happened in that garden, let me submit and present to you my reflections on that garden. There are three reflections on the garden that I would like you to understand, that I would like you to take, that I would like you to be reminded. Three reflections on the garden. The first reflection on the garden. Solitude with God strengthen us to face difficulties. That's the first reflection that I draw out from the narrative of Jesus' praying in the Garden of Gethsemane. Solitude with God strengthens us to face difficulties. Pagpasok pa lang po niya doon sa hardin, sa verse 36, alinsunod sa kasaysayang sinulat ni Mateo sa chapter 26, verse 36. Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them,
sit here while I go over there and pray. He took Peter and the two sons of Zebedee, John and James, along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me." Mga kapatid, sa ating pananahimik at pagdulog sa Panginoon, ikaw lang at ang Panginoon. Sa mga kabigatan sa iyong buhay, kalungkutan, takot, pag tayo nag-iisa at nakikipagniig tayo sa Panginoon, mga kapatid, alam niyo po ba, ang Panginoon, ang kanyang espiritu, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang kapangyarihan, ay palalakasin tayo na harapin ang anumang pagsubok sa ating buhay. Yes, my brothers and my sisters, solitude with God strengthens us to face difficulties. After that, si Lucas, very unique ang kanyang narration sa pag-obserba niya at pagsulat niya because he was inspired by the Holy Spirit. There are two things na nakita ni Luke doon sa hardin na hindi ito nakita ng tatlong gospel writers. Nung siya na nalangin at talagang bigat na bigat ang kalooban ng Panginoong Jesucristo dahil alam niya ang kalooban ng Ama sa kanya, mahirap niya na suungin yon sapagkat kamatayan ang nagbabadya sa kanya sa darating na bukas. Hirap na hirap siya. Kung maaari ay lalagpas sa kanya ang pagsubok na yan, ang kamatayan sa krus. Sa hirap na hirap siya, ngunit sa kanyang pakikipag-usap sa Panginoon, nakasumpong siya ng kalakasan, nakasumpong siya ng katatagan, nakasumpong siya ng kaaliwan. Luke chapter 22 verse 43. Then an angel from heaven. Wow! Then an angel from heaven appeared and strengthened him while he was praying in that garden. Lord, ang hirap nito, yung pagdadaanan ko. Ang hirap, Panginoon. Hindi ko makayanan to. Kung ako lang, hayo ko eh. Pero susubaybayan natin ang talagang kalooban ng Panginoon. Hirap na hirap ang Panginoon. He was in deep, deep grief and sorrow because now it's final for him according to God the Father's plan for him to die for all men, for all sinners. But in spite of that, he was encouraged and strengthened by an angel. Siya lang ang nakakita niyan, si Luke. Ito pa. So verse 44, he prayed more fervently. Nanalangin siya ng labis-labis, ng todo-todo. And he was in such agony of spirit that his sweat fell to the ground like great drops of blood. Siya lang ang nakakita niyan, si Dr. Lucas. Hindi na nakita ng tatlong gospel writers yun. Nung si Jesus ay nagpipray ng marubdob, mabigat, matindi ang panalangin niya, ang kanyang pawis, pumatak sa lupa na animoy parang dugo. Mga kapatid, hindi ko po alam ang kalagayan ninyo. Kailan po tayo naglalaan ng talagang oras sa Panginoon dahil sa pangamba na tayo ay makapitan ng COVID-19, na tayo ay magkaroon ng sakit, na tayo ay subuking matindi ng Panginoon. Meron po tayong kapayapaan. Ang kapayapaan po natin at katiyakan po natin ay pwede tayong manalangin at kausapin ang Panginoon. Yes, my beloved brothers and sisters, solitude with God strengthens us to face difficulties in life. How about you? Yes, it's another story to bear the burdens of life, but it is also a comforting story for us to know that we can bring this heaviness of heart, uncertainties of future to come in the presence of God in prayer. The second reflection that I would like to submit to you
Spiritual warfare against our enemy ensures us victory. Ensures us victory. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ang mga katagang ito, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. In fact, ang Panginoon, tatlong beses siyang nanalangin, tatlong beses niyang binalikan ng mga alagad, natutulog pa rin sila. Yun ang kanyang panalangin, Panginoon, hayaan mo po itong kopang ito ng kahirapan ay lumagpas, Panginoon. Pumunta siya sa mga alagad, hanggang ngayon natutulog pa kayo, hanggang ngayon ay maging matibay kayo, huwag kayong manghina, manlupaypay. Mga kapatid, at ang sabi niya, watch and pray that you will not fall into temptation. If there is one temptation na tayo po sa kaaway ay tayo po ay binabagsak, ay kawalan ng panahon at kawalan ng gana sa panalangin. Kaya nga po, kung mayroong isang activity gagawin natin, spiritual activity, spiritual discipline na gagawin natin, na gustong-gusto natin gawin, paulit-ulit, itong panalangin. Hindi natin kasasawaan po ito kasi kinalulugdan ng Diyos ang isang anak niyang mapanalanginin. Hindi lamang po minsan isang beses, minsan isang linggo, minsan isang buwan, hindi po. Kung palagi nating gagawin to katulad ng ating Panginoong Kristo, sapagkat ang panalangin ay isa pong sandata laban sa kaaway. Tingnan po ninyo sa Efeso 6:18, pagkatapos sinabihan ni Pablo ang mga Kristiyano na isuot ang baluti, no? Baluti, armor ng Panginoon. May sinabi po siya na dagdag ng paghahanda laban sa mga evil forces, demonic forces, Satan himself. Ephesians 6:18. And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. So marubdob at seryoso si Pablo sa kanyang instruction sa mga Kristiyano na sila ay manalangin sa Espiritu sapagkat ang kaaway ay handa tayong itumba at handa tayong sirain, handa niya tayong tuksuin. Subalit, magtatagumpay po tayo, mga kapatid, kapag tayo dumudulog ng may pagpapakumbaba at hihingi ng tulong at kapangyarihan sa Panginoon para labanan ang tukso at labanan ang kasalanan. Amen. And amen. Yeah, the third reflection on the garden. Not only, mga kapatid, hindi lamang po ito isang paraan na tayo nakikipagniig solo sa Panginoon, sa solitude. Hindi lang ito pakiki-engage sa kaaway sapagkat we are engaged in spiritual conflict, mga kapatid. Pangatlo, sincere prayer inspires us to pursue God's agenda. Sincere prayer inspires us to pursue God's agenda. Si Kristo, tatlong beses ang kanyang panalangin na nirecord ni Matthew. Tatlong beses, Matthew 26 verse 39. Going a little farther, he fell his face to the ground and prayed. Ano kanyang prayer? My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will. Inulit po ito, pangalawa. At inulit po ito, pangatlo. Yun ang prayer niya. My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Marubdob ang prayer ni Jesus. Malalim ang prayer ni Jesus, mga kapatid. Subalit, sabi niya, hindi po ang saganang kalooban ko, Ama, ang mangyayari at mananaig, kundi ang inyong kalooban. Alam po ninyo, pag tayo mananalangin, sumusurrender tayo lahat sa Panginoon. Nagpapakumbaba tayo . Hindi lang natin sinasaliksik ang kanyang kalooban at sinasaliksik ang kanyang mukha kapag tayo nanalangin sa kanya. Tayo din po ay nagpapasakop sa kanyang nais
at gusto sa ating buhay na katulad ni Jesucristo nang sabi niya, Ama, hindi sa akin, sa ganang aking ang nais kong gawin, kundi yung banal mong layunin, bakit mo ako pinarito dito sa lupa? Yan ang mananaig, Panginoon. Yes, sincere, steadfast, serious prayer inspires us to pursue God's agenda. Alam po ninyo, napakaganda ang picture ng prayer life ni Jesus sa mga ibang Bible writers. Hebrews chapter 5, verse 7. During the days of Jesus' life on earth, He offered up prayers and petitions with fervent cries and tears to the one who could save Him from death. And He was heard because of His reverent submission. Jesus has that kind of character that when He prayed, He submitted fully His entire life to the Father. Romans 8:34, Paul instructed and reminded us this wonderful verse, Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Yes, not only during His earthly life that He demonstrates His closeness and communion with the Father in prayer, but even until now, my beloved brothers and sisters, Jesus Christ is interceding for us. He is pleading for you and for me to the Father. Yes, there are three reflections on the garden. Solitude with God strengthens us to face difficulties. Are you in a difficult situation? Talk to God. Pray to God. Spiritual warfare against our enemy ensures us victory. Are you a defeated believer, a defeated Christian? Why? Because the reason is that you have gone lax, naging kwan ka na, naging wala nang gana sa iyong panalangin. Rahil, nanghina ka na sa panalangin. At hindi mo na ginagawa ang panalangin at pakipag-usap sa Diyos. Dahil dyan, hindi ka nagtatagumpay sa anumang tukso at kasalanan. Paapuyin mo muli, kapatid, ang iyong puso at damdamin sa panalangin. Pangatlo, sincere prayer inspires us to pursue God's agenda. Couple of years back, I have a wonderful experience of visiting the Garden of Gethsemane. It was one of the, I would say, sacred experience when I visited the Holy Land a couple of years back. Nagpunta po ako sa loob ng hardin na yan. By the way, itong hardin na to ay minamanage ng religious Catholic group. They want to preserve the place. Ang daming mga olive trees po dyan. And one of the olive trees nandoon, lumapit po ako doon sa puno. Ako po ay nanalangin. Hindi po ako nananalangin sa puno. Nananalangin po ako sa Diyos. And then, there and there, I make a commitment. Panginoon, paapuyin mo nga po ang aking puso at damdamin na katulad ninyo na ako minsan, Panginoon, yung prayer life ko ay pag ganun-ganun nga po. May katamaran, mainit, minsan ay malamig, napakalapit, minsan malayo. Panginoon, gusto ko i-commit ang buhay ko na ang aking buhay panalangin ay iyo po ito. Sa ikararangal po ninyo, Panginoon, at nais ko po na maging katulad ko po kayo sa pananalangin. How about you? Are you making a commitment just like what Jesus had shown us and demonstrated His very life here on earth? Totally committed. His life and His prayer life to God. Sabi ni Timothy Keller, the infallible test of spiritual integrity, Jesus says, is your private prayer life. I'll give you two personal reflection, mga kapatid. Two personal reflections to ponder. One, in the midst of COVID-19 pandemic,
How's your prayer life affected your spiritual journey with God? Has it become boring or exciting? Why? The second personal reflection that I would like you to take: what action steps would you take to make your prayer life becomes more intimate and meaningful? My beloved brothers and sisters, may we all be reminded in that garden where Jesus showed us the way. Showed us the way to the Father. He showed us His life. He showed us His innermost being and motive to be in that prayer that He had shown total dependence on God. May the Lord bless each one of you. At ang panalangin ko, mga kapatid, para sa atin, pag igtingin natin ang ating buhay, panalangin sa buhay natin bilang pamilya, sa buhay natin bilang isang iglesia ng Panginoon, maigting, marubdob at umaapoy ang panalangin ng kanyang mga anak, sapagkat iyan makakapagpatuloy tayo sa dami ng ating suliranin at problema. Tutulungan tayo ng Panginoon, bibiyayaan tayo ng Panginoon, kasi alam niya yung pangangailangan natin pag tayo dumudulog sa Kanya at tayo makapagtatagumpay sa kasalanan at kay Diablo sa ating kaaway. At hindi lamang po yan, mga kapatid. Tinitiyak ng banal na kasulatan na ang sinserong panalangin ay makapagdadala sa tunay na landas na tatahakin natin ayon sa kalooban ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang bawat isang nakarinig ng iyong mga anak at aking patuloy na panalangin sa aking puso na nais mo rin makita sa amin ay maging mabisa ang aming mga panalangin, umaalap at umaapoy, Panginoon. Nais po namin itaas ang aming puso, ang aming makamay, ang aming mga buhay sa iyo sa panalangin. Salamat po sa iyong pagmamahal na pinapakinggan po ninyo ang aming mga panalangin sa araw-araw. Pinapalakas niyo po kami, ini-inspire niyo po kami, at sa panalangin, binabantayan niyo po kami sa kasamaan, sa kasalanan at tukso, lalong-lalo na sa kaaway. Ibinabalik namin ang lahat ng kapurihan sa iyo, Ama, sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen.